Nga nagpandesal nga gahi, guys. Gutom ko, gutom ko grocery. Gikan ko grocery. Hi guys! Welcome back to our beautiful channel. This is Anne Mirafandes. At kung bago ka pa lang dito, is please do subscribe na dyan sa baba. I-push na na itong subscription button o ka na itong bell dia if ever nga mag-uwan ko, guys. Mag-upload ko video, ma-notify ka. And yeah, for today's video, guys, is a random haul, grocery haul, cosmetics haul. Iba-iba na. Just want to share to you guys yung mga ano yung kadalasang binibili ko every 15:30 na mga stuff like mga groceries. Kasi di ba alam naman natin, guys, pag 15:30 is sahod yan, mga besh. At gusto kong i-share sa inyo as a mom kung ano yung mga pinaglalaanan ko ng aking work sahod, yung regular na sahod ko dito sa aming opisina. Kasi nga po, hindi pa tayo sumasahod sa ating YouTube channel. Hopefully soon, mga kaibigan, no? Sus, my God. Dreaming. Yes, I just not to brag, guys, no? Not to brag na nakabili ako ng mga ganito. But as a mom, guys, I just want to share my ano, guys, my grocery routine, kung ano-ano yung mga pinamili ko if sahod ko, guys, dito sa regular kong trabaho. And yeah, so let's start, guys. Let's start sharing. So yo, huh. Yeah. Para ni sa tanang mga dipulog nos. Yeah. Guys, let's start sharing. So, ano lang naman to, guys? Isang maliit na pack at saka isang malaki. Ito yung mga pang-grocery ko. Itong nasa malaki, guys. And yung na-spend ko dito is 1,500 sila lahat. Dala nito. So, siguro uunahin na natin tong grocery, guys, no? So, i-share ko din sa inyo kung bakit ano, bakit po bakit itong mga brands na to na sinishare ko sa inyo yung palagi kong binibili. At bakit ko sila palaging binibili, no? So, yes! Ang hirap naman. Alright, unang-una tayo dito sa pinakamalaki at yung unang-unang pinaglalaanan ko ng aking sahod is yung panggatas ng ating anak, mga besh. Talagang hindi yun mawawala if ever na magkasahod tayo, kasi yun naman talaga yung dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho is para magbilhan ng mga ano, guys, ng panggatas yung anak natin, diba? So, menu pa more, diba? So, ito, guys, ito yung gatas ng aking youngest, si Clint. Ito yung 40 grow. So, ano na siya, guys, eh. 3 years old pa siya, pero fino 40 grow ko na siya, guys. Ayan, nido 40 grow. Kasi gusto ko to, guys, kasi may 4 times more DHA siya. So, ayan. And it costs 500 plus ata, guys, sa mga supermarket, guys. Oh my God. Next is gatas ulit. Ito yung gatas ko sa aking eldest, si Kian. Ito yung, ano, guys, Bear Brand Choco Milk. Gusto kasi niya ng choco. Parang naanahan siya yung tawag dun. Sumulan siya huwag ka ng gatas, so choco ang iyang gamit. Pero mag-share-share silang duha. Pwede silang mag-share aning duha. Pwede silang alternate sa ilang gatas. And then, yung paboritong snack ng aming bahay, ang Fudgy Bar, guys. Ito yung paborito talaga namin pang snack all over. Yeah. So, 40 plus lang ata to siya, guys. So, wagi na. With 10 yung, ano niya, guys, yung laman is sulit na, diba? Pwede nang pangbaon sa mga school, diba? Kisa naman mga junk foods yung kinakain ng mga kids nyo. So, yeah. Fudgy Bar.
At ito guys, yung kape na kinagigiliwan ko. Sorry, talagang mahilig ko sa kape. At ito yung kape na palagi kong iniinom as of now. Well, anyway, wala naman talaga akong suki na kape. Paiba-iba yung ano ko guys, yung taste ko sa kape. Basta gusto, yun na yung gusto kong ano, timpla. Yun na. Kasi hindi naman ako maarte sa kape. So ito yan, great taste na original coffee mix. Ayan. Yung natisibretso. And of course guys, yung diaper ng ating mga anak, hindi rin yan mawawala. Always and forever yan sa ating sahod. At ito yung binibili ko, ano siya guys, eh, Super Twin. Parang, ano ato, lines yan ng Lampin na brand ng diaper. So, ito siya kasi, cottony kasi yung ano niya guys. Yung parang, cottony yung parang cloth ng diaper. Kaya, maganda siyang gamitin para sa inyong mga babies dyan. And, next is dito tayo sa mga, kasi meron siyang maliit dito, is ito yung mga, gamit sa mga, ano guys, toiletries, mga sabon, mga ganun-ganun. So, ito yung gamit ko sa pangtanggal, mga laba ganita guys. Ito yung gamit ko pangtanggal ng mga mansya, sa mga damit ng mga, maduduming damit ng mga anakins. So, Zonrox original talaga ako guys, no? And then, meron dito akong alcohol, and this is my favorite, ultimate favorite alcohol, Band-Aid siya guys, yung ano niya. Yung tawag dun, yung brand ko talaga is Band-Aid. Alright, next, yung ginagamit ko ngayon sa aking hair care guys, kasi basta ang ganda lang niyang gamitin sa hair. So, 6 pesos each lang siya at ang gandang-ganda niya sa hair talaga at saka sobrang bango niya sa hair. So, ano lang ako madiligo guys eh. Ay, mag-wash ng hair. Thrice a week. So, ito yung gamit ko if ever mag-wash ako ng hair, guys. Ano siya? Keratin Plus Intense Brazilian Hair Treatment. Yung gold. Yan. So, yung price nito is 6 pesos each. So, 36 lang to. Itong alin. So, ito yung gamit ko. Pinagkasya ko na siya sa 15 days. Sa quincenas yung 6 na pieces na yon guys. And then next is para sa ating labahin, which is mabango naman yung mga gamit ng ating mga napkins at sa ating mga ano guys, is Downy. Ito talaga yung gamit ko na Fabcon dati pa. Kasi mabango naman talaga ang Downy. Hindi rin ba? And of course, yung gamit ko na sabon is Safeguard. Ito talaga yung palagi kong ginagamit na sabon. Safeguard guys, kasi expose yung mga kids sa mga dumi. Kaya, yan, Safeguard tayo always. And last but not the least with this, ano guys, no, is itong aking sabong panglaban na powder, which is the Champion Supra Clean Detergent Powder. Ito talaga yung palagi kong gamit every na mag-wash ako ng ano, kasi ang ganda niyang gamitin. Grabe, sobra. Trusted ko na itong Champion talaga. Hindi ito pang ano, pang endorse, hindi to sponsored kung ano-ano mga brands na ipinapikita ko sa inyo, pero yung mga binibili ko is talagang trusted ko na talaga sa akin daily routine, daily work, household chores, mga ganun-ganun. Trusted ko na talaga sila, though hindi ako nagre-recommend kasi sponsored to, hindi nababayad sa akin si Downy, si Zonrox, sino pa si Keratin, hindi sila nababayad sa akin guys ha. Yun is, yun talaga yung mga ginagamit ko in my daily life talaga. So next guys, dito tayo, last but not least, dito sa supot na to. And yeah, makakarinig tayo dito mga ladies kasi cosmetics to guys. And yeah, gusto ko lang i-share sa inyo yung may, alam nyo naman guys, diba, pag tayo mga mami is pagod, yung mga tambal sa atong mga kalay is mga cosmetics, mga pagwapa, di ba? So, relate kayo dyan. So, gusto ko ipakita sa at share sa inyo, guys. May 2 new nail polishes na bibigyan ako sa kanila kasi parang sobrang metallic ng ano nila, guys. At saka, ang ganda ng packaging. Oh my God. This is something maroon na something
glitter na ewan ko, made in China siya, hindi ko mabasa yung ano niya, yung pangalan niya, pero basta ganyan siya guys, ganyan, mga glitter glitter siya, ganyan, ayan, ayan siya, maroon na siya, ka-gray siya guys, yan, yan yung mga bago kong mga nail polishes, addict ako sa nail polishes. And of course guys, may dalawa din ako dito mascara, which is from Ashley Shine, at isi-share kong tong dalawang mascara sa inyo, i-compare natin siya sa next video ko na lang guys, sa ibang video ko na lang, itong Ashley Shine na Big and Charming Zigzag Professional Volume Mascara Color Violet, at ito yung color green is Ashley Shine Big Eye Opener Waterproof Mascara. Ayan, so i-review natin siya guys, i-share ko sila sa inyo kasi medyo ano lang din sila guys, very affordable mascara. So check na lang natin, check out na lang sa video ko na to guys, kasi i-share ko to sa inyo, promise. And last but not the least, sa supot na ito guys, is itong Ashley Shine Fashion Eyebrow Pencil 1+4 Replace. Meron siyang replacement. Ano siya, pang eyebrow siya. Eyebrow product siya guys. At i-share ko din sa inyo to kung maganda lang talaga to siya guys. No, it is cost 100 pesos. Kaya sulit na sulit ba itong 100 pesos natin? So yes, yun lang yung i-share ko sa inyo about my sahod routine or mga binibili ko sa sahod ko every 15-30 sa month guys. Yan naman talaga yung ano guys, no, basta mami ka na, no, yan naman talaga yung mga grocery, yung mga ano, diba, iba talaga pag ano guys eh, iba talaga na pag may mga anak na, may mga pinaglalaanan ka na ng mga sweldo mo, iba kasi kapag dalaga ka pa is syempre, sagalaan ka muna kasi wala ka naman iniisip na gastusin. So, yes guys, sana na-enjoy nyo ang video na to at i-share nyo naman sa akin yung mga binagbibili nyo sa sahod nyo guys, ba? Diba? So, as a mama, no, yung mga binagbibili nyo sa sahod nyo. So, yes, thank you for watching this video guys. Sana makita ko kayo sa aking next video. And give this video a thumbs up at saka mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe. And I will see you na lang in my next video, guys.